Binura tayo mga kaistorya ng isang content creator, ng isang YouTuber, tayong mga pro-government, tayong mga sumusuporta kay Presidente BBM at kay Vice President Inday Sara Duterte. Binura tayo, tinawag tayong mga mangmang daw at mga idiots. Ito ang mas masaklap mga kaistorya. Ginagamit ng content creator na ito, ng YouTuber na ito, si Pangulong Marcos Sr. para siraan si PBBM at pati na si Vice President Inday Sara Duterte, pati nga si Ma'am Irene Marcos at yung kanyang asawa. Ginamit niya rin si Pangulong Marcos Sr. para siraan yung mag-asawa at ang ilan pang mga opisyalis ng gobyerno. Naisipan kong gawan ito ng content nung napanood ko yung kanyang mga uploads, mga kaistorya, para matawagan kayo ng pansin dahil ang content creator na ito mga kaistorya sa aking palagay ay nagtatanim ng panlilinlang sa isipan ng mga Pilipino. Well, kung sa akala niya malaya siya sa kanyang opinion, yun din naman ang gagamitin natin, yung karapatan na yun mga kaistorya. Magpapahayag din tayo ng reaksyon at opinion base sa kanyang mga contents. Yamang yan ay kalayaan at karapatan natin na kanya rin namang ginagamit. Ito mga kaistorya, unahin natin itong ginamit niya si Pangulong Marcos Sr. para siraan si PBBM. Ito yon. Itong si Bongbong, ito ang taong walang dinaan ng hirap sa buhay. Lahat ng kanyang mga kaibigan, anak ng mga elite, mayayaman, ay paano niya maintindihan ang problema ng mahihirap katulad nyo? Napakabawo naman. Kung yun lang ang basihan para maintindihan ang kalagayan ng ibang tao, di ba? Napakabawo noon mga kaistorya. Kung sakali bang yung ibang presidentiables noon ang nanalo, ganun din kaya, hindi rin nila maiintindihan mga kaistorya. Mayayaman din naman yung mga yun. Kahit pa sabihin mga kaistorya, yung ilan doon galing sa hirap. Napakababaw naman nun mga kaistorya. Diba? At saka itong hindi maganda dyan. Napakalapastangan mga kaistorya sa isang taong matagal nang namayapa, gagamitin niya at pagsasalitain mga kaistorya nang hindi naman sinabi ng tao. Oh, diba? Ginamit niya sa sarili niyang voice over mga kaistorya. Gumamit siya malamang mga kaistorya ng isang audio software na pang-edit sa boses at ginaya niya yung boses ni Pangulong Marcos Sr. Isipin niyo kung gaano ho kasama ang ginagawa ng content creator na ito mga kaistorya. Matagal nang patay yung tao tapos pinagsasalita niya ng paninira doon pa mismo sa anak ng taong nabatay. Nagtatanim mga kaistorya ng panlilinlang, panluloko ng kasinungalingan, di ba? Wala na yatang takot sa Panginoon. Ewan ko ba bakit may ganitong tao na ampalaya na ampalaya, hindi pa rin matanggap ang katotohanan na si PBBM at VP Inday Sara Duterte ang nanalo. Labag na labag na ito mga kaistorya sa aral ng Panginoon. Bakit? Bakit? Eh kasi ang aral mga kaistorya, biblical yan. Alam din yan ng mga pare na kung sino man yung nakaupo sa gobyerno, dapat nilang igalang irespeto, pasakop sa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking kasalanan ang nagagawa nito Isipin nyo, nagtatago siya mga kaistorya sa mukha ng taong matagal ng patay. Napakatindi. Napakatinding kasalanan at isang malaking panlilinlang. Eto pa, eto mga kaistorya, yung minura ha, yung mga pro-government o yung mga taong sumusuporta kay PBBM at kay VP Inday Sara Duterte. Ito yun Bakit nga pala kay tinawag ng mga mangmang, idiot, mga supporter ni Bongbong at ni Sara Duterte? Dahil hindi nyo madistinguish ang baluktot sa tuwid. Ang masama sa mabuti ay kayo ginagamit lang at nagpapagamit naman kayo. Sino kaya ang ginagamit at sino kaya ang nagpapagamit? Tayo kaya? ako nga, hindi ako kilalang personal ng ating presidente at vice-presidente mga kaistorya. At talagang ako'y umiiwas na ma-involve sa kanila dahil ayaw ko mga kaistorya na ako'y magkaroon ng issue mga kaistorya ng hindi maganda tungkol sa politika. Dahil itong channel ko mga kaistorya,
Ang talagang purpose nito ay buksan ang isipan ng mga Pilipino sa katotohanan. Hindi ako interesado, mga kaistorya, na mapalapit sa mga Marcos o sa mga Duterte. Hindi ako interesado, mga kaistorya, na makapasok doon sa Malacanang at makalapit o makapag-interview, makapagtanong kay BBM o sa sino man, mga kaistorya, opisyal ng gobyerno na nandoon. Kahit pa nga kaya Attorney Trexie Cruz Angeles, mga kaistorya, hindi ako interesado, hindi ako nagpapa-accredit doon, mga kaistorya, dahil ayokong mabigyan ng ibang kulay itong YouTube channel ko. Kahit nga ho, mga kaistorya, sa mga pro-government group ng mga vloggers, hindi ako sumasali. Hindi ho, kasi pinag-iisipan kong mabuti, mga kaistorya, para sa akin mas malinis, mas maganda, at hindi magkakaroon ng ibang kulay ang YouTube channel ko kung hindi ako ma-involve kanino man. Tingnan nyo, sino kaya ang ginagamit at kung sino kaya ang nagpapagamit? Ito pa, ito pa. Dito talaga ito mabubuljak sa katotohanan, mga kaistorya. Talagang aanuhin natin ito, mga kaistorya. Alam nyo bang pati si Ma'am Irene Marcos at yung kanyang mister, dinali rin ito, mga kaistorya, nasiraan. Yung kanyang ginagawa, mga kaistorya, hindi lang yun basta paninira kaya Ma'am Irene Marcos at sa kanyang mister, ha. Panlilin lang din sa mga Pilipino, sa mga tao na makakapanood doon sa kanyang content. Ito yun. Panuorin ninyo. Mga kaibigan, isa rin itong babaeng ito. Tumanda na ng tumanda na walang hanap buhay. Nagpasarap ng gusto. Laki sa layaw. Napakawalang hiya talaga itong mga batang ito. Alam ninyo, yung asawa nito ay napakasawapang sa pera. Yung biruin mo yung mga lupa at pabahay na binigay ko sa sandalo sa Bulacan. Abay, nung namatay si Marcos, binawi nila at ikinorte at nanalo sila at binenta yung lupa. Kita nyo? Asan ang katibayan kaya ng content creator na ito? Puro kasi dakdak, walang pinapakitang ebidensya, mga kaistorya. Hindi niya siguro kilala ang mga Marcos. Natural, siyempre, may mga negosyo yan, mga kaistorya. Bukod pa, itong asawa daw ni Ma'am Irene Marcos, ang pagkakabanggit niya, napakamukhang pera daw. Hindi ba niya kilala yung asawa ni Ma'am Irene Marcos? Hindi niya ba kilala ang angkat ng mga Araneta kung gaano kayaman? Hindi ba niya alam kung gaano karami ang negosyo ng mga Araneta? Salita ng salita, dakdak ng dakdak, walang ipinapakitang katibayan. Ito ngayon, buljakin natin, mga kaistorya. Ito ang katibayan. Kung gaano kayaman ang angkan ng asawa ni Ma'am Irene Marcos. Ang asawa ho ni Ma'am Irene Marcos, si Sir Gregorio Gregi Araneta III, kung hindi tayo nagkakamali, ano ho, mga kaistorya. Ito yun. Ito. Unahin natin ito, mga kaistorya. Itong part na ito. Gregorio Maria Araneta. Mababasa natin dito, mga kaistorya, yung mga kumpanya, korporasyon na pag-aari ng mga Araneta. Binabanggit dito Gregorio Maria Araneta. No? Wala lang nakalagay the third, pero Araneta yan, mga kaistorya. No? Gregorio Maria Araneta is a Philippine business person who has been the head of 20 different companies. 20 na iba't ibang kumpanya. Ano-ano ba yun? Ano ba yung mga posisyon na yun na kanyang hinawakan, mga kaistorya? Ito ha. Chairman and Chief Executive Officer for Araneta Properties Incorporated. Take note, mga kaistorya, itong Araneta Properties Incorporated. Chairman and President at Azara o Araza Resources Corporation. Chairman and President of Carmel Development Corporation. Pagtyagaan nyo, mga kaistorya, kasi pambuljak natin ito sa kanya eh. Talagang babasahin natin isa-isa. Chairman at Gregorio Araneta Management Corporation. Araneta na naman. Ano ho? Take note, mga kaistorya. Araneta Management Corporation. Ito pa. Chairman at Gregorio Araneta Incorporated. Ilan ng Araneta Company ang binanggit, mga kaistorya. At malamang itong ano eh, kung hindi man sila mismo ang major shareholder dyan o kung hindi man sila ang pinakamayari, malamang may share sila sa mga kumpanyang yan, mga kaistorya. Ano ho? Chairman and Chief Executive Officer of PhilWeb Corporation. Itong PhilWeb Corporation talaga, kung di ako nagkakamali, pag-aari nila yan, mga kaistorya. Ito pa, kasi ang sabi dito,
a subsidiary of Gregorio Araneta Incorporated, chairman of Gamma Holdings Corporation, chairman of Pagrel Incorporated, chairman of Autobus Transport Systems Incorporated, chairman and president at Gamma Properties Incorporated, chairman and president of Energy and Oil Gas Incorporated, chairman and president of H.E. Hickok Resources Corporation. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Chairman and president of Belisama Hydropower Corporation, chairman and president of Gregorio Araneta Energy Holdings Incorporated. Araneta na naman, take note. Gregorio Araneta Energy Holdings Incorporated. Ilan ang Araneta Company ang binanggit natin, ano, mga kaistorya. President of Envirotest Incorporated, president of Carmel Farms Incorporated, president at EnviroClean Corporation and executive chairman and president at Carmel Development Incorporated. Ang sabi pa rito, mga kaistorya, he is also on the board of LBC Development Bank Incorporated and Asia International Travel Corporation. Napakarami, di ba, mga kaistorya? O eto pa, punta na tayo dito sa Araneta Properties Incorporated. Mismo dito talaga, binubuljak natin yung sinasabi niya. No, kasi ang pagkakasabi niya, napakamukhang pera daw nung Mr. ni Ma'am Irene Marcos. Yun ang pagkakabanggit niya, literal. Ano, mga kaistorya, nagsusumigaw yun. Eh, hindi siguro niya alam yung kanyang sinasabi. Hindi niya alam kung gaano kayaman na angkan ang pinagbulan ng Mr. ni Ma'am Irene Marcos. Eto na, business summary. Araneta Properties Incorporated is a Philippines-based real estate development company. O, yun pala yung Araneta Properties Incorporated, mga kaistorya. Real estate development company. O, ito, basahin natin, mga kaistorya. Ano, babasahin ko na lang, eh, dire-diretso ko na yung pag-highlight ko. The company is engaged in the acquisition, owning, holding, developing, improving, subdividing, selling, leasing, renting, mortgaging, managing, and dealing in real estate for, ito na, residential, commercial, industrial, and recreational purposes. The company is also involved in constructing and developing any real estate or other properties, buildings, hotels, recreation facilities. The company's property portfolio includes San Jose del Monte, Bulacan property, and Mantikaw Misamis Oriental property. The San Jose del Monte Bulacan property comprises of approximately 2,364,082 square meters of prime land. Gaano kaya kalawak yung mahigit 2,000,000 square meters ng ano, prime land? Hindi niya siguro to alam, mga kaistorya. Located in Barrio Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. The Mantikaw Misamis Oriental property consists of approximately 17.3 hectares of residential land located along the National Highway of Cagayan de Oro City to Iligan City and within the population of Barrio Patag, Mantikaw, Misamis Oriental. Sino kaya sa aming dalawa ang nagsasabi ng totoo, mga kaistorya? Sino kaya? Ito pa, yung sinasabi niyang yun daw binigay ni Pangulong Marcos, ano, sa taong bayan. Ibininta raw niyang mag-asawang Irene Marcos at Greg Araneta, mga kaistorya. Ano, nanalo daw ho yata sa korte. Asan ang katibayan? Huwag kasing nagsasalita ng walang katibayan. May na-research ako, mga kaistorya. Kasi ito palang mister ni Ma'am Irene Marcos, isinama ng PCGG sa mga kinasuhan. Isipin niyo. Ito, Philistar. February 1, 2019, panahon pa ni PRRD ito, ano? Sandigan Bayan orders release of Greg Araneta's assets. Si Greg Araneta, ho, yan yung Mr. Imam Irene Marcos, ano? The anti-graft court, Sandigan Bayan, has ordered the release of the sequestered assets of businessman Gregorio Greg Araneta III in connection with a pending 200 billion pesos civil forfeiture case filed by the Presidential Commission on Good Government, PCGG, against the Marcoses in 19...
87. Kung babasahin ko ito isa-isa mga kaistorya, hahaba tayo. Ang lahat ho ng link ng mga artikulo na ito ilalagay ko dyan sa description ho. Sa ibaba, ano ho. So dito mga kaistorya, sa balitang ito ng Philistar, eh sinasabi rito na ang order po ng Sandigan Bayan, yung sinequestered o kinumpiska ng PCGG ng mga ari-arian ni Greg Araneta, ibalik, i-release. Yun ho ang pinaka-shortcut dyan ng paliwanag, mga kaistorya. Ano ho? Basahin nyo na lang ho ng buong artikulo na ito para hindi tayo humaba. Bisitahin po ninyo ang description po ng content natin na ito. Balik tayo ngayon sa topic, mga kaistorya. Pakisuportahan nga po pala, mga kaistorya, yung bagong gawa ko na YouTube channel, ang Kaistorya TV. May mga content na po tayo dyan. Backup channel yan ng inyong lingkod. Pakilike po at pakishare ang ating mga content dyan, mga kaistorya. At bago po kayo mag-subscribe at nakikiusap naman tayo sa inyo mga kaistorya, pagsuportahan po, mag-subscribe po kayo. Pero bago kayo mag-subscribe, manood po muna kayo at least 2 minutes para hindi ho ituring ni YouTube na spam ang inyong subscription. Balik tayo dun sa mga content nitong taong ito. Marami to mga kaistorya ha, ilan lang ang kukunin natin. Ano ha? Ito, yung pagpunta ni PBBM mga kaistorya sa Amerika. Ito yan. Sabi ni Bongbong ngayon, meron daw $3.9 billion investment pledges from US trip. Ay sino mag-iimbest? Ay merong Russia-Ukraine war, merong inflation, ay may coming recession. Nasisiraan ka ba ng ulo? At bukod yan, sino ang investor pupunta sa gobyerno mo? At alam nilang hindi ka nagbabayad ng buwis mo. Abay, ay nasisiraan talaga ng ulo itong mga taong ito. Naniniwala lang sa'yo, mga mangmang supporter. $3.9 billion pala yun, mga kaistoryano, hindi pesos. Investment pledges. Ibig sabihin ho, yung mga investor dito sa Amerika, na nga kung mag-i-invest dito sa Pilipinas, at yung kanilang i-invest ay nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Well, hindi man yung ganun ho, na direktan ho. Yun lang yung pinakamadaling paliwanag ang ating sinasabi. Sino daw ang mag-i-invest dito sa Pilipinas? May Ukraine-Russia war. Bakit? Ang Pilipinas ba nasa Russia? Ang Pilipinas ba nasa Ukraine? Oo nga, may gera doon. Pero ang gera ng Ukraine at ng Russia wala sa Pilipinas. Napakababa. Ewan ko kung saan niya kinuha yung kanyang pinagsasabi mga kaistorya. May economic recession pa daw. Ano ba yung economic recession? Yan ho kasi yung pagbagsak ho, ano, ng ekonomiya. Lahat ho ng mga investment, trabaho, bagsak. Ano, pati sahod ho ng mga tao, bagsak. Ano, maraming nawala ng trabaho. So bagsak lahat. Ibig sabihin, ganun kadali mga kaistorya yung paliwanag dyan. Ano naman kinalaman ng economic recession? kung sakali naman mga kaistorya, hindi lang naman sa Pilipinas mangyayari yan. Tanong, kung may economic recession ba, titigil ng mga investor sa pagnegosyo? Hindi. Ito pa, yung tax issue na naman. pinipilit kasi nitong mga ito mga kaistorya. Mas pinaniniwalaan nila yung desisyon ng lower court. Ano ho? Yun ngang tax na yon ni PBBM, iniakyat nga sa Court of Appeals. At ang desisyon nga ng Court of Appeals, walang tax na hindi binayaran si PBBM. Non-filing of ITR lamang. Sino ngayon ang mangmang? Kasi kung ikaw ay may alam at hindi ka mangmang, mauunawaan mo yung non-filing of ITR. Alam mo dapat kung ano yung ITR. Ano ho? Matik yun. Opisyal ka man ng gobyerno o nagtatrabaho ka man sa pribadong kumpanya, matik yun. Withheld na. Ibig sabihin, bago mo matanggap yung sahod mo, kinaltas na dun yung tax. Sino ngayon ang mangmang? Diba? Yan ang sinasabi natin mga kaistorya, na sana pag nagdadadakdak, nagpapakita ng ebidensya, napakalaki yung kasalanan ang magagawa mo mga kaistorya kapag nakapagtanim ka ng kasinungalingan at panlilinlang sa taong bayan. Gaano karami yung taong napaniwala mo at nailigaw mo? Gaano karami? Di ba? Kaya ang laking kasalanan. Wala nang ahuyat ang takot sa Panginoon. Mga kaistorya, sige, malaya ka na magpahayag ka ng iyong opinion. Pero sana yung kalayaan gamitin sa tama.
Huwag sa paninirang puri sa mga tao, lalo na huwag paninirang puri sa mga opisyal ng gobyerno, kasing utos nga ng Panginoon, igalang mo ang namumuno sa gobyerno. Ewan ko pa. Alam niyo kung bakit ganyan ang pinaggagawa niyan, mga kaistorya? Ito ang dahilan. Ito yun eh. In 30 to 40 years time, talamak na ang corruption sa ating bansa. Kanya't kailangan natin ng isang taong dapat linisin ang ating gobyerno. Itong mga nanonood ng Real Talk ko na video, walang sinasabi kundi ito ay deepfake, ito daw ay edited, ito daw is spliced audio, kalokohan. Ito ay tunay na video ko. Tunay na video daw ni Pangulong Marcos Sr. Oh, lantarang kasinungalingan. Lantarang kasinungalingan. Oh, nakita nyo kung bakit galit na galit siya kay PBB at kay VP Inday Sara. In 30 daw to 40 years time, talamak na daw ang corruption sa gobyerno. Hello? Kailan kaya naging talamak ang corruption sa gobyerno? Ay hindi ba't pagkawala ni Pangulong Marcos Sr.? Eksakto nga, doon sa sinasabi niya, 30 to 40 years, talamak ang corruption sa gobyerno. Yun nga ang nangyari. Mula 1986 hanggang bago maupo si Pangulong Duterte. Sabi nga mga kaistorya ng ombudsman, kung di tayo nagkakamali, base doon sa latest na balita, ano, hindi ito kasalanan ha, ni ano, mga kaistorya, ni PRRD at ni PBB, kasi bago pa sila naupo, talamak na talaga ang corruption. Ha? Ang sabi mga kaistorya ng ombudsman, mahihirapan silang sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Bakit? Eh kasi mismo sa kanila, sa hari nila, sa ombudsman mismo, may mga korup. Totoo yan, yan ang balita, mga kaistorya. Ah. Ilang buwan pa lang nakaupo si PBBM, kaya hindi nyo pwedeng sisihin si PBBM dyan, si VP Inday Sara. Hindi nyo rin pwedeng sisihin si PRRD dyan. Eh napakaraming ang opisyal ng gobyerno, pati na sa hanay ng mga pulis na sinibak si PRRD dahil mga korup. Diba? Hmm. Oo. Sino ngayon ang mangmang? Naku, ampalayang ampalaya. Hindi matanggap ang katotohanan. Ito pa. Yung ano ni PBB, yung kanyang ano, pahayag, yung kanyang sinabi, ano, pagkatapos ho nitong bagyong Carding, na sinabi niya na hindi siya pupunta sa alinmang lugar. Ano ho, ito yun, ito. Ginawa niya ng ano eh. Ginawa niya ng hindi magandang content eh. Pinilipit niya eh. Ito mga kaistorya. I will not land in any place to make an inspection of the flooded area. Maistorbo lang yung mga crew in the ground. Eh, mabuti sana kung kampanya ng election nito eh. Pwede ko silang babaan. Ano yun? Parang sinasabi niya na ikilo si PBBM for publicity purposes? Eh parang sinasabi niya na ano, yung isa dyan na hindi kikilos kung walang nakabuntot na camera ng media. Totoo naman, di ba? Si PBBM kumikilos, sekreto. May resulta. Hindi na kailangan ng media. Kanino kaya tumatama yung sinasabi niya? Pinasama niya yung sinabi ni PBBM eh. Kaganda-ganda nun eh. Bakit? Eh kasi ho, yung mga crew na binabanggitan ho, ay siyempre yung mga kumikilos para tulungan ho itong mga nasalanta ng bagyo. Kasama na siyempre dyan ang kapulisan, pati nga ho itong Bureau of Fire Protection. Sumasama din sa pagre-rescue yan, mga kaistorya. Hindi lang basta pag-apulan ng apoy, yung trabaho nila, sumasama din sila. Ano ho. At mayroon pa nga mga grupo na talagang ano, dedicated sa pag-rescue ano ho, sa mga nasasalanta ng kalamidad. Tama yung desisyon ni PBBM. Bakit? Halimbawa, sa Baler, Aurora, kung pupunta doon si PBBM, ano mangyayari? Ano ngayon ang gagawin ng kapulisan? Iiwan po nila yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pupuntahan nila si PBBM. Babantayan nila si PBBM. Bakit? Protocol yun eh. Sisiguraduhin ang kapulisan doon sa Aurora, sa Baler, Aurora, yung kaligtasan ni PBBM. Sisiguraduhin nila na walang mangyayaring masama kay PBBM. So ano mangyayari ngayon? Iiwanan nila ang taong bayan para asikasuhin si PBBM. Yun yung purpose ni PBBM. Di ba niya nauunawaan niya yan? Kung sa bagay, mga ka-story, kahit napakaganda naman ang purpose ni PBBM, lagi naman pasasamain nila yan eh. Kaya nga antay, di ba? Laging kontra.
Kayo mga ka-story, anong reaction nyo sa content ng YouTuber na ito? Ewan ko. Ay nako, yan mga ka-istorya ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Muli po ako ang inyong lingkod. Ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.